Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time, pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Sa tikod niya, meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay. And then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short, anong ebidensya, sasabihin nyo, confidential. Wala po kami sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nag ganun-ganun chorus ang pagkasabi na sinasabihan nyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi now, of course, pwede ka mag-deny. Mr. Tano, doon po sa kaso ni Ma'am Erica, at tawala na siya dito ngayon kasi siya ho ata ay nakipag-areglo na, Ma'am Erica Joy Buendicho, nung siya po ay pinagbintangan, dahil na-short po siya sa kanyang kaha, pinagbintangan na nagnakaw. Noong kayo po'y mag-imbestiga sa kanya, nilait-lait niyo po siya. Pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak, tinamay niyo po sa inyong pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao. Dahil siya'y mahirap, dahil siya'y may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talaga ang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. Pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Ganito po yan ang pangyayari. October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Ms. Jima Munar. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, nasusurt po kasi siya ng almost 5,000. Sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay na po, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay kinausap ko po si Erica. Sabi ko, bakit ka na-short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang. Alam mo, ang landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo, okay na po yun. Mga shoplifters nga dyan, nahuli, pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, just till, balik-balik ko po yun na, just till the trot para maayos natin. Kasi po, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko po sa pag-imbestiga, tinanong ko po yung personal ano niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga Quezon po daw siya. Tapos sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalibin. Saan siya ngayon? Nasa ano po? Sa Quezon, kaiindo lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor, tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil sa susunod na ano, itatanong ko uli yun kung... Excuse me, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, live-in partner at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Anong kinalaman noon? Ganun ba ang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-imbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin?
Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, Sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki, na malinis sa treasury, malinis sa accounting, ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan, maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short po talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala lamang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, Mr. Tanutad and Ms. Josefina Miklat, kayo lahat dyan sa landmark, makinig kayo. Okay, makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahira. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahira, pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon nung kahera, paano ako naging short? Hindi ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatuloy sa inyong binibintang. Tama? Oh, sorry. Maybe we can ask the Council of Landmark to please assist your client. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin yung abogado. Okay. May we have your... We have to explain the... papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod-Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod-Tanod po ron, noong chinecheck, nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Noong chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ho kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Miss Bendicho na cash, nung binangga po doon sa may sa report, kulang po ng 4,993 point something. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod-Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay. Sir, okay, bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap po, niya? Siguro po ipapasa ko po kayo doon. Yun. From attorney to landmark. Good afternoon po, Your Honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing, accounting, bilangan para in case may short, ipapaliwanag. O ito, nasan ito? Ito, nasan ito? Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya. Umuwi na siya ng bahay. And then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nagganon-ganon, chorus ang pagkasabi na sinasabihin niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi now, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. Paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na pakisagot, bakit kinabukasan?
Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila para dun sa mga ano dokumento binibigay ng hindi IPS. Po. Hindi po. Yung mga ano po sila, Your Honor. No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yun, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Dapat, harap-harap ko, magbilangan tayo. Nagbibilang naman po. Hindi po, pinauwi niyo muna eh. Kinabukasan pa pagbalik. Am I right? Ma'am, dalawa sila, si Ma'am Regina, saka si Ma'am Nolen. Sir, oh. New Bali po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa Landmark, ganun din, Makati and pareho lang kay lahat sa Landmark. Okay. Ganun pareho ng sumbong. Ever since naman po 'yun ang process namin eh. No, ma'am, nilalayo mo yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo pagkatapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day. And then pag tinanong ng kahera, bakit ako short and confidential at paulit-ulit na lang ilan sa kanila nalagay sa ganung sitwasyon. And then ipapaharap nyo dito sa taong Mr. Tanod-Tanod na ito at itong si Mr. Tanod-Tanod, pag nag-imbestiga, pinapahiya, minamaliit ang mga inimbestigahan niya, pinipilit. At idinadamay pa yung pamilya, anong kinalaman ng living partner, anong kinalaman ng nanay, anong kinalaman ng anak, etc. sa pagkakashort ng empleyado. Walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Pati nanay, dinamay. Pati yung living partner, dinamay. So what kung yung living partner niya walang trabaho? Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang living partner, siya na ang nagnakaw? Tanong sa abogado, sigurado sabihin na abogado no. Tanong mo sa dalawang abogado mo. It doesn't follow na, Mr. Tanod-Tanod, for your information, ilagay mo sa kukote mo, sir, kamahalan, na hindi porket ang isang tao ay meron siyang living partner na walang trabaho, siya na agad ang nagdakaw pagbintangan sa anumang klaseng krimen na nangyari sa isang establishmento. You agree, Mr. Tanod-Tanod? Ganito po yan. Pakisagot lang, you agree or you don't disagree? Or you disagree? I disagree po, Your Honor. You disagree? Okay. So ang ibig sabihin para sa iyo, pag ang isang tao ay walang trabaho yung kanyang living partner, siya na agad pwedeng pagbintangan sa isang krimen? Hindi po, Your Honor. Kasi ganito po. Hindi, pakisagot lang. You agree or disagree? Disagree ko po yun na kung wala kang trabaho, wala na magnanakaw ka. Hindi po. So hindi dapat ganon? Yes, sir. O, ba't mo ginawa? Ganito po ang purpose po, Your Honor. Yung tinanong ko po siya sa ganon, kung taga saan siya, kasi alam ko nagdi-deny na po siya, sabi na wala. Ngayon, no sir, hindi mo na dapat tinatanong taga saan siya, sino siya, anong pangalan. Dapat ang tinatanong mo, yung kanyang tungkol sa kanyang trabaho, doon lang po kayo nag-concentrate sa kanyang trabaho, hindi na po sa kanyang pamilya. Anong kinalaman ng kanyang pamilya? O nga po. Kaya tinatanong kita kanina kung meron ka bang qualification, nag-aral ka ba, nag-schooling ka ba, nag-seminar ka ba tungkol sa pag-imbestiga? Ikaw ba'y dating PNP investigator? What made you qualified to investigate a theft in Landmark? Criminology graduate po ako, Your Honor. Okay, criminology, ganun ba tinuturo sa school mo, sa criminology, pag-graduate mo, na kapag ang isang tao ay walang trabaho ang kanyang living partner, kailangan isa na siya agad sa didikdikin mo ng mga katanungan sapagkat posible na siya ay nagnakaw sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa o living partner? Your Honor, hindi ko po sinasinabing nagnakaw po siya. Hindi nga kasi tinanong mo sir, hindi mo patanungin. It's none of your business. Ang purpose ko po, Your Honor, para malalaman lang kung nagsasabi po siya ng totoo. Kasi po, Your Honor, sabi ko, just tell the truth, no? Sabihin mo totoo kung anong nangyari dahil sa accounting, okay naman yung mga papili. Sa treasury, okay naman po yun. Ngayon, assured ka ng almost 5,000. Pabalik-balik ko po yung ganun, Your Honor. Kaya nga, sir, kung pabalik-balik ang tanong at pabalik-balik sinasabi niya hindi, dapat tinantanan mo na siya, hindi mo na sinama yung kanyang pamilya na wala naman talagang kinalaman sa kanyang kasalanan. Granting, halimbawa, meron siyang ginawa. Kunyari na lang, for the sake of argument, meron talaga, kaduda-duda talaga yung kanyang kilos at maari nga may kinalaman siya. Bakit mo idadama yung kanyang pamilya? Doon ko po at saka isa pa, sir, ulit-ulit mo po ginawa to. Ang masaklap dito, ang masama,
nag-report na sa Landmark itong mga empleyado, walang ginawang aksyon ang Landmark. And then I've been calling Landmark para mag-explain, ayusin yung problema, wala rin ginawa, ayaw makipag-usap. Okay. Hanggang sa na-file na yung kaso sa NLRC. And then isa pa itong LNRC, itong mga taga-NLRC. Na-file sa DOLE. And then ang ginawa ng DOLE, sa halip na tawagan na naman kayo, ayusin yung problema kasi alam mo bang gusto lang nila, Landmark, Mr. Tanod-Tanod, Mr. Chair, ang gusto lang ng complainant is maibalik yung ibinawas na sweldo illegally deducted from their salary. Maisweldohan lang sila kasi hindi naman talaga sila nagnakaw. Ang nangyari, binawas ka ng sweldo, pinag-abono pa sila at inilagay pa sa record na theft ng DOLE. Na samantalang kayo dyan sa DOLE, I've been saying this all along, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kung nagsumbong lang sa akin to right from the very start, I could have solved the problem. Kung yun ang palang kailangan, then kinausap ko na DOLE and then Landmark, pag-usapin, right there and then, pakisoli na. Ibigay ng pera para wala ng problema. Tapos na. Hindi eh. Pinalawak nyo eh. Tapos paulit-ulit nyong winalanghiya yung mga empleyado nyo. Kaya ito lumaki hanggang sa dumating tayo rito. Na ganon. Kasi ang nangyari po dito kay Erica, Your Honor, inamin naman po niya yung pangyayari, Your Honor. Hindi naman nga po siya umiyak. Maganda na po ang ano namin doon, pagkahiwalay. Tapos, Your Honor, kinabukasan po, dumating po yung tsuhin niyang enlisted personnel na Marines, naka-uniform po. Naghahanap po siya sa third floor. Kung sino yung yung supervisor po niya, tumawag po sa akin, hinara ko po yung tsuhin niya, I-invite him sa SICOM, sa security office lang po tayo. Yun nga ang sabi ng tsuhin niya na Marines, naka-uniforme, bakit daw inakusahan yung pamangkin niya. Sabi ko, we are not accusing your pamangkin. There is something wrong lang, tao lang tayong nagkamali, kasi malinis naman kasi yung mga papilis dun sa Treasury at saka sa accounting. Ang nangyari kasi, sabi ko, just tell the truth na kung, kasi ang Landmark, mabait po ang Landmark, hindi naman po naninira kami ng pangalan. Yun nga po, inamin niya. Sabi niya, hindi. Sabi mo, inakusahan mo daw siyang magnanakaw. Hindi po. Tinawagan po niya si Erica. Pinapasok po niya sa security office. Doon po, yung nakapasok na po sa security office si Erica, nagulat po ako dahil nung Erica na kahapon na kilala ko, very sad po siya. Ngayon, yung naharap ko siya, very smart na po yung babae. Sinasabi sa akin. Sorry, Mr. Chair. Kasi, bakit hindi siya maging smart na noon at tahimik siya, takot? Mag-isa lang siya eh. This time, meron siyang kasama. Kaya hindi siya takot. At saka isa pa, Mr. Chair, sinabi mo, inamin. At sinabi mo, hindi inakusan. Kung hindi inakusan, bakit kinaltasan sa sweldo? At saka, umamin. Alam mo kung bakit? Mas even the hardened criminal sometimes, Mr. Chair, na on record to, na napapaamin, siguro kahit na talagang tutusin, hindi dapat sila umamin, napapaamin dahil pagod na, stress na. In this case, ilagay ka kaya kita sa sitwasyon nila na bubumbahin kita ng katakot-takot na cywar, katakot-takot na mga pananalita, pressure. May stress ka. And then para lang to get rid of you, to get rid of the person na paulit-ulit ang tanong, naipit na siya, iniipit siya kahit wala siyang kasalanan, mapapaamin. Yung lumabas na po sila, sir, sa MIG, sa employees entrance ng Landmark, nakita po yung asawa niya na sumalubong sa kanya. Nag-report sa akin yung guard na, sir, yung asawa po niya, ni Erica, empleyado po natin yan. Di ni-research po nila nung September pala, si yung asawa niya po, si Jonathan Sabidoria, na-employed po na nga sa gift seater po, yung contractual, yung taga, marami po sila yung tagagawa ng Christmas basket. September 16 po, mga 15 days lang po ang duty niya, natanggal po siya kasi po naglalaro, nag mga gunting, natusok yung gunting sa isang krima, tapos tinikman pa niya. Kaya po, on the spot, na terminate po sa trabaho sa ganung ano. Okay, natanggal pero hindi sa pagnanakaw. Okay. Sige, sabihin natin totoo, sinabi mo, natusok niya kanyang ilong. So ano ngayon?
Does it make him a criminal? Hindi naman, just sir. Just because natanggal yung kanyang mister at dating empleyado ninyo na, na pinakialaman yung gunting at natusong ilong, does it make her accessory to a crime? Is it a crime to have a husband na, na natanggal dahil natusok yung ilong? No. Mr. Chair, dapat bago sila magbintang, kailangan meron sila matibay na ebidensya. Mahirap yung duda-duda lang. Kahit na sino pwede magduda eh. Kahit na ako, pwede kong pagdudahan si Mr. Tanutano. Pasintabi na, pwede kong pagdudahan na adik ka. Di ba? Pwede kong pagdudahan na ikaw ay may problema sa pag-iisip. Madaling magduda. Pero ang pinakamahirap is magpakita ng solid evidence to prove your suspicion. In this case, puro ka suspecha eh. Wala ka talagang hard evidence. So wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin na umamin yung isang tao na wala ka naman talagang ebidensya hanggang sa ma-pressure itong tao, eh napaamin na lang ng diolas. At marami na mga pangyari, Mr. Chair, na kung saan ang isang victim ng wrongfully incarcerated, sila ay napaamin sa kasalanan na hindi nila ginawa kasi sa sobrang pressure doon sa investigador, just to get it over with, get the monkey off their back, napapaamin sila para makahinga na, makatulog na. Hindi nila alam yung consequence noon. Sasabihin kasi, umamin ka na para matapos na, umamin ka na para makauwi ka na, umamin ka na para you can go with your family and have dinner with your family, okay na ito lahat, umamin ka lang, kami nang bahala. Well, sasabihin nga ng biktima, sige, amin na lang ako. Nangyayari ito, Mr. Tanod-Tanod. On record to. Ganito po, Your Honor, ang ending namin nung gabi ngayon. Now, para tayo hindi tayo umaba, Mr. Chair, meron pa tayong dalawang complaint na the same din ang reklamo. Mr. Chair, gusto ko sanang pagsalitain itong dalawang complaint okay. Sa kanila man reklamo. Sino gusto unang magsalita? Mag-Rigina? Before that, Senator Tulfo, Mr. Tanod-Tanod, medyo isang katanungan lang. Sinabi nyo kanina, malinis yung accounting. Ano pa yung... Treasury. Your Honor, Treasury malinis, po. Malinis, no? Bakit nyo binawasan ng kanyang sweldo? Ibig sabihin po, malinis, Your Honor, yung mga papilis po ng walang diferensya. Okay. Tama po yun. Yung sales po niya sa tally sales, tama naman po. Sa mga card, sa mga ano, tama naman po. Yung pera pong nirimit niya, mayroon po siyang pinirmahan dun sa gabi na 45,000 doon. May pinirmahan po siya na yun ang iniwan. Mm-hmm. Yun nga po, balansi naman po siya doon. Oh. Problema lang po, lumalabas yung ibangga mo yung papel doon sa ano, ang kulang po ng almost 5,000. Doon sa kahera na? Opo, ipapaliwanag po ni manager po yun, Your Honor. So nag-iwan siya ng envelope na halagang 45,000, am I correct? Mr. Chair, kung baka hindi ako. Yeah. Okay, alam ko to eh, tinutumbok nito eh. Nag-iwan siya ng 45,000. Okay? And then nung magbilang na kayo, hindi pala 45,000 kundi 40,000 na lang. Kulang. Your Honor, pwede po ba ako magsalita? Hindi, pakisagot, sorry po Mr. Chair. Pakisagot lang. So nag-iwan ng 45,000. Yung 45,000 na sa envelope na iniwan, short o hindi? Yung pong sa in-endorse niyang pera, dalawang beses po yon, yung 5-1 niya at saka po yung final endorsement niya, ng turnover ng pera. Yung una po, 6,000. Yung pangalawa po is 48,585. Pero po yung report niya from ISS, nasa 59,000 po. So, nasi-short po siya ng almost 5,000. Ito po report ng ISS namin, ibabangga ng accounting sa mga tally sheet na binibigay. Ito pong mga tally sheet na to, duplicate po. Kaya nga po, pag nag-endorse nga siya ng pera, yung inyong kahera, dapat sa harap niya, binibilang yon. Binibilang po. O kung binilang sa harapan niya, so bakit nagka-short? Kung ano man in-endorse niyo ang araw na yon, bibilang sa harapan niya, o neneng, ito po, kung ano man tawag niyo sa inyong mga kahera, o 59,000, o 59,000 check, o ito, 45,000, 45,000 check. Documented po yan, Your Honor. Nakalagay po dyan lahat ng in-endorse niyang pera. Ano po, kung may erasure man po, meron so, po siyang... So, binilang sa harap niya? Bilang po yan lahat. O, oh, paano pa nagka-short? Hindi, binilang sa harapan mismo? Binibilang nila po yung pera nila.
Tapos ibibigay sa supervisor, ito po yung 5-1. Sa midday po, 3 o'clock. Mr. Chair, binibilang sa harap ng supervisor nila? Sila po ang nagbibilang ng pera nila. Hindi nga. Siyempre, bibilang niya talaga nila yon. Natural. Ang ibig sabihin, binibilang nila sa harap ng supervisor nila. Yes or no? Yes po, yung pong sa 5-1 lang yon. Pero po yung final turnover, ang pagbilang po noon sa Treasury Department na po, may kaharap, bibilangin niya po yon and then ipire-recount po ng recounter ng Treasury Department. Na nandun sa harap yung cashier. Ito po ang may hawak ng pera nila. Okay. Wala pong hinahawakan yung supervisor. Okay, pagdating sa final, niya? Nandun po sa Treasury. Kaya nga, nandun sa harap na binibilang niya, opo, final? Opo. At saka po may mga documents yan. Dalawang okay nga, so kung ganun pala, so okay tayo doon. Fine. So binilang sa supervisor, harap ng supervisor, nagbilangan sila, accounted for lahat ng pera, right? Opo. And then sa pangalawa, sa final, nagbilang sila sa harap, nagbilang siya sa harap nitong, kung sino man itong final na pagbibilangan, na check din. Tama, right? Yung pera pong in-endorse na binibilang lang nila. Kaya nga, yung pera in-endorse. Oh, kung ganun pala, lahat ng in-endorse na pera, dalawang dinaanan na puro check, ay bakit nagka-short? Ino-audit po yung journal tape. Ito pong audit tape na to, nandito po yung total na nire-report ng ISS namin. So yung total ano po niya, sales niya, nasa 59,000. Ang in-endorse po niyang, tin-turnover po niyang pera, kulang ng 5,000 against po sa report na documented dito at saka ng ISS. Kaya nga po, sana chinek yung pera, then chinek din yung tape sa harap niya. Hindi po ma-check, Your Honor. Gabi na po, kinabukasan na po. Ay, hindi. Dapat on that same day kasi pinag-usapan natin pera. Hindi naman pwedeng sa likod nila magagawa kayo ng auditing and sabihin kinabukasan na kulang ka, short ka. Hindi pwede. And then pag tinatanong ng empleyado, paano ako naging short, confidential? Yan ang sinasabi nilang lahat. Your Honor, wala po kaming confidential na sinasabi. Actually po, nakita po ni Erica to. Kasama po siya sa accounting department namin. Chinek po niya lahat ng documents at saka ito po. May pangalan po siya dito at saka ID number para pagbanggahin po yung... Kaya nga, Ma'am Josefina, ulitin ko, nagkaroon ng bilangan sa pera sa isang taong dinaanan, supervisor, and then doon sa final, kung ano man tawag doon, puro check. Ngayon yung sa tape, ibabangga yung cash, right? Doon lang nakita yung pagkukulang. Dapat, sa ginawa niyong pagbabangga na yung kung tawagin mo, sa harap po nung kahera, para right there in there, panagutin siya kapag nag-short siya, then doon mo pa masasabi na, oh, short ka, may problema tayo, let's talk. Hindi yung kinabukasan niyo pa sila kakausapin. Yes. Sinasabi mo gabi na, no, kahit nabuti ka naman din ng araw, dapat right there in there, nagkakaroon ng accounting in front of the kahera. Sir, ever since po naman 1988 pa, yun na po ang procedure ng counter department. Well, yung that was the long time ago, ibahin niyo po yung panahon na ngayon sa panahon noon. Nagawa na po, Your Honor. Oh. Kinukuha man po ng representative yan. Escorted po yan ng guard. Tapos binibilang po yan sa treasury in front po ng supervisor. Hindi po yan... Hindi po natin alam kung may kasabwat. No. Kasi you're not counting the money in front of them. Hindi natin malalaman kung may kasabot ba yung supervisor, kung kasabot ba yung guard. There is no way for us to find out. Parang sa kanya po parang iba yung sinasabi niya kasi po hindi lang naman po isang gwardiya ang nakabunton dun sa kumukuha ng pera. Tatlo, apat, minsan. But hindi lang naman siya ang complainant, Ms. Miklat. Marami pa ang complainant, katulad yes. ng Erica, yung nagtatrabaho sa Makati. Ito pa si Ms. Ediola. Si Erica. And naman, this is not an isolated case. Okay. Madam Chair, nakipag-areglo sila kay Erica. Kung ano man yung areglohan, labas na tayo doon. Meaning, para tumahimik na si Erica, para hindi na lumaking problema ni Erica, nakipag-areglo sila. Kaya nga si Erica, sinabi, I don't want to participate in this hearing anymore kasi okay na ako. Anong okay? Inareglo siya. Sumurender yung landmark. Kasi alam siguro nila, may kalalagyan sila rito. But